Idol, ang di ata kita marinig. Dali lang. Ikaw na naman. Ayoko na puta. Ano ba itong kapir na pasok ko? Nakanto ko naman, no. Nakakabahan ako, pare. First time ako yung ano. Ako yung first time ako yung ano. Hot seat, ah. Parang mainit-init yung upuan ko ngayon, ah. Kinakabahan din ako kasi first time ko, di ba? Oh. First time mo ba? Ikaw ngayon ang interviewer, brother. Anong gagawin natin dito? Oh, sige, so nandito kasama ko ngayon si Andrei Caracut. Wait lang. Ayoko eh. Kinakabahan ako eh. Ako yung interview eh. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Kinakabahan. Relax lang tayo. Ayoko, ako yung nanggagago eh. Pre, tinaman naman yung script ko. Ano yan? Mikee Reyes. Ano? Wag ganun, putya. Wag ganyan. Tangin, ayoko na ilang sabihin niya mga yan. Hi guys. This is Andrei Caracut, your number one Caracut. May special guest tayo ngayon. Alam ko, marami ang gustong makilala yung tao nito. Interviewer lang ako. Lang yan, na-cooking pa ako. Dati, ini-interview lang tayo. Ini-interview lang yung mga players. Ako, ngayon may chance na tayo na makilala. Sino ba talaga si Mikee Reyes? Papakilala ko na ang ating guest for tonight. Mikee Reyes, ang five-time UPE time. Huwag mo na i-bring up yung basketball career ko. Nakanta ko, kinalimutan na nga natin yan eh. Siyempre, papakilala ko ang Banyo King. Banyo King ba tawag sa'yo? Yan. Yeah. Mikee Reyes. Sino nga ba si Mikee Reyes? Sino ka nga ba talaga? Pakilala mo. Ako si Mikee Reyes. Ako ang Banyo King. Yan ang pangalan ko ngayon. Mas magaling akong YouTuber kaysa basketball player. Kaya nga alam ko kung saan ako lulugar. Usually ako yung nag-i-interview, hindi yung ini-interview. Pero dahil maraming beses na rin ako pinagbigyan ni Andre at pinigyan ng oras niya. At habang hindi pa siya busy, ha, kasi pag nagsimula na yung PBA, alam mo naman yung vlog niya, baka mga Alex Gonzaga na lang yung mga guest. Eh. Baka hindi na ako pwede dun. Eh. Habang hindi pa siya sikat, mag-guest na ako baka. Makikita mo si Mikee player talaga. Malakas mag-hooking. Player na player. Unang tanong ko, Mikee, saan ka ba talaga nag-start mag-basketball? Sino nagturo sa'yo at kaya? Parang mga tanong ko to. Kinabahan ako bigla. Oh, sila mo, palit tayo ngayon. Parang na-quick ISO ko, mga kaibigan. Bata pa lang, basketball na ako. Ako yung mga bata na, yung daddy ko kasi basketball player din dati, tsaka basketball coach. So alam mo na bata pa lang ako, yun na yung hilig ko talaga. Na-inlove ako dun sa laro. Grade school pa lang ako, Ateneo. Alam mo yung pagbata ka, puro camp. Camp ka ng basketball camp, ganyan, kaliwat kanan. Tapos yun, tryout ako ng SBP. Tapos yun, simula nun, tuloy-tuloy na, nag-ano na ako nun. Tuloy-tuloy akong grade school sa Ateneo. Nung grade 7 ako, nakat ako. Nung nakat ako sa Ateneo, natimbre yan ng Lasal Green Hill. Anong liga to? Grade 7, Pasarel, pare. Pasarel. Sa Milo. Oh, Pasarel. Panabutan ko pa yun. Batang-bata ako eh. At pala, Atenista. Tsaka Lasalista. Tsaka Isko ako. Yun. Nung grade 7 ako, nagtatryout ako para sa Pasarel pang first year high school. Eh, nararamdaman ko. Eh, di ba ang first year high school noon, yung pinakabata sa Pasarel, parang tatlong player lang ata o dalawa? Tatlo, di ba? Parang nakakaramdam na ako ng ay, parang hindi ako makukuha kasi parang lima ata kami pinagpipilihan. No? Pang lima ata ako. Sabi ko, parang naglalaro ako dito sa Antipolo, may nakakita sa akin ng coach ng Lasal Green Hills. Tinanong niya ako saan ako naglalaro. Eh, hindi naman ako sikat nung grade school eh, so hindi niya alam. Sabi ko, Ateneo, ganyan. So lumipat ako ng Lasal Green Hills nung nakat na ako finally sa Ateneo. Tapos sa Lasal, doon ako medyo nagamit, ganyan, kahit papano. Third year, fourth year, NCAA na ako. And then yung UAP yung pinaka. Huwag niyo nang alamin yung basketball career ko. Nakbanto ko nga naman. Hindi na ako sanay sumagot, promise. Mga sagot ni Mikee, hindi na ano, loko-loko. Ganito pala, kinakabahan ako ah. Diba? Kala mo ah. Kala pag-iisip ko, kinakabahan din kami. So, nag-UP ka. Oo, oh, tapos yun, nakarami akong panalo. Kaya ano. Ba't ka tumatawa? Tangina, interviewer ka, bawal ka tumawa. Bawal mo ako tawanan. Okay, pwede mo ikot to ah. Ayun, nag-UP ako, tapos nakarami akong panalo. Siyempre, pag lagi ka kasi nananalo, ginaganahan ka pa mag-basketball. So, ganado ko, no? Hindi masyado maganda yung college career ko, obvious. Individually, pwede na. Sumikat kahit papano. As a team, hindi masyado. After nun, na-ACL ako, so medyo nahirapan. Tapos na-ACL. Recovery. Oo, oh, na-ACL ako nung ano ko, semi-pro. Hindi na ako UAP, no? Semi-pro na ako nun. Kabalik kahit papano. Tapos laro, ganyan. Tapos paikot-ikot din ako, dami ko na rin sinusubukan eh. Nung na-draft ako ng token
text ng 2016. Nag-ensayo ako sa kanila ng 1 month. Tapos kinat nila ako. Nung kinat na nila ako, ayaw ko na mag-basketball noon, pare. Tapos sakto, nakalaro pa ng ABL ng isang laro sa Taiwan. Oh, nag-Singapore ako, nag-Thailand ako. Mga ganun-ganun. Tapos MPBL. Tingnan nyo na si Mikee Reyes. Na-drop siya sa PBA, nag-ABL. Kung napakasintigan na yun. Huwag na kasi tayo mag-basketball, puta. Hindi na. Ayan ang gusto mo. Love advice. Tayo dyan, huwag. ano yung offer sa'yo na UP? May naasa sa offer, pare. Asa. Wala. Ini-interview mo, anong offer sa'yo? Nung panahon ko, wala. Digits? Four digits. Aminin ko na. Mataas pa nga to eh, sa totoo lang eh. Kasi kumpara sa mga USD, ganun. 3,000 a month. 1,500 every 15 days. 1,530, 1,500. Medyo tumatanda na ako, Brad. Ako na yung ano senior. Hindi na umakyat yung allowance ko. Hindi na. Hindi na umakyat. Tapos ako pinakamaraming tira. Nakatira mo sa sobrang pay allowance. Ako na nga yung tira ng tira. Okay na, yun na yung bayad. Pero yun, hindi. Wala! Wala kaming offer-offer nun. Langya kayo, mga bata kayo. Kayo yung mga ano, may offer-offer. Pakaswerte ninyo. Eh, di dahil naman sa inyo yan eh. Kami nagdusa. Ito pa, tatanong kita, baka naalala mo. Naalala mo ba nung nag-tune up tayo sa RP Under 18 versus you? Gusto mo ikwento ko? Huwag na! Huwag na! Ilan taong ka nito? 18. Saan tayo naglaro? Sa UP ba to? UP. Oh, Mikee Reyes. Kinakabahan ako. Mikee Reyes, 3 points. You can't guard me. Sinabi ko yun. You can't guard me. Kanino ko sinabi yun? Wala lang nagsasalita ka lang. Ang yabang nito, hindi naman nananakal sa UP sa UAP ito ah. Yung impression ko kay Mikee, mayabang. Pero nung nakilala ko siya, hindi siya mayabang. Totoo yun, pare, lahat naman ng tao. Tingin mayabang ako. Mayabang naman talaga ako. Pero, kung hindi mo ako kilala. Hindi kilala. Ako dito. Nadadali na ako dito. Basketball career ko yung nakikilala nila. Ayaw naman nila malaman yun eh. Ay, wait lang. May mga tanong pa ako dito. Kinakabahan ako. Actually, kinakabahan ako dun sa non-basketball questions. Yun, dun ako kinakabahan. So, pero ano yung dream school mo nung college? Lasal. Pare, Lasal. Atinista pa lang ako. Lasal na yung gusto. Ano kasi pinapanood ko nun eh. Sina Mike Cortez, Renan Ritualo, Mac Cardona, Joseph Yeo. Eh, ang aangas kasi ng mga Lasal eh. So parang ako nung Atinista ako. Ang yabang ng mga Lasal eh. So sabi ko nung nasa Ateneo ko, naglalaban Ateneo Lasal. Iba sa akin yung dating ng mga Lasalista. Yung jersey pa nila, yung script, tapos yung may kahon dito, yung vintage. Ang angas talaga. Tapos pag kunyari intrams, o kaya mga paya mini, ganun, long socks ako lagi para Mike Cortez. Oo, pare. So nung mga high school ako, Atenista pa lang ako, Lasal na talaga yung gusto kong. Kaya lagi ini-interview ni Mikee mga Lasalista. Puro Lasalista. Bitter ako sa kanila eh. Sila nakapag-Lasal ako, hindi. Hindi, ito ang gusto ko malaman ng mga tao. Oh, sige, go, yan. Ako ang pinaka-simpleng taong makikilala. Guys, kung di man kayo maniniwala, yung sapatos ko ngayon sa shoe rack ko, siguro dalawang chucks, isang running shoes, isang basketball shoes, chinelas lang. Di ba ang uso ngayon, yung mga madami? Hindi ako ganun. Tapos pag t-shirt, kung ano lang yung libre, mura, gano'n. Pero maganda ano ko, confident ka sa sarili mo, ibig sabihin. Oo, ang paniniwala ko kasi, kung kaya mong dalhin. Yun nga. Di ba? Oo, so hindi talaga ako ever na-addict dun sa mga sapatos, kanya. Tapos, pare, sa buong buhay ko, isang Jordans lang ang na ever kong binili. Kasi nakisali ako dun sa mga tao, Jordan, di ba? Bili ako Jordan 6, pare. Sabi ko, gwapo yung Jordan 6. Puta nung sinuot ko, hindi ako parang hindi ako makakilos. Ayoko na lang. So ang style ko ngayon, yung ano lang, chucks lang talaga, na madumi, ganun. Ang trip ko ngayon, bro, ganito. Bibili ako ng isang chuck na bago. Yun yung panglakad ko. Well, ngayon wala, hindi ako lumalabas. Pero yun yung panglakad. Tapos, yung panglakad na yun, pag dumudumi na yun, hindi, ganito. May isa akong maduming chucks. Yun yung pang araw-araw. Yun yung talagang araw-araw, yun lang. Tapos may isa akong malinis na mas bago. Yun yung pang lakad ko, pang date, ganyan. Tapos, pag dumudumi na yung malinis, tatapong ko na yung madumi. Yun na yung magiging pang araw-araw. Bibili ako ngayon ng isa pa. Ganun lang, gumaganon-ganon lang yun. Then, magkano lang ang chucks, pare? 2.5, 2.6, 1 month, kahit monthly, bumibili ako ng sapatos. Ngayon, parang di lang chucks pang bilkain. Ano niya? Okay na yun.
Pero totoo ka talaga. Ito, pag confident na mga esterilyo, kaya yung dalhin. Oh, yun, naniniwala ako. Naniniwala ako doon, Dre. Meron akong sakit kasi, bro. Ganito sakit ko. Pag yung bank account ko, nakita ko umapak ng ganito. Pag bumaba yun doon, si-stress ako. Sobrang kuripot ko, bro. As in. Oh, like, naman kuripot sa gamit. Kuripot talaga ako. Like, kung hindi ko kailangan bilhin talaga. Yung camera ko nga, pare, buong comment section ko. Sinasabi na eh, palitan mo na yung camera mo. Ayaw ko talaga. Pero naisip ko, kailangan. Alam nilang kumikita ako. Confident lang talaga. Naniniwala ako, ang swag, natural yan. Kahit anong suot mo, may dating ka dapat. Tinan mo. Ano? Ang galing ni Mikey na pagpapalit na namin. Oo nga, dali lang. Ulitin mo. Balik, palit tayo ulit. Palit ulit. Oh, wow. Sakit ko yun. Hindi, sakit ko talaga yun. Madaldal talaga ako, bro. Madaldal talaga. Mga LSGH, ha? Hindi, bro, ito ah. Sa Ateneo, doon ko nakuha yung ano ko. Yung pagka-intellectual ko. Yung English, doon ko nakuha yun. Yung pagka-walang iya ko, sa Lasal ko nakuha yun, pare. Doon ko talaga nakuha yun, yung kumpiyan. Walang iyang mabait. Wala, bro. Yung walang iyang mabait. Bo, walang iyang maginoo. Maginoo. Po, doon ko nakuha yun, sa Lasal. Yun yung walang hiya talaga. Yung pagka-diskarte, UP yun. Yung anak ninyo, pag dinala nyo siya sa Ateneo, magkakaroon kayo ng matalinong gentleman. Pag dinala nyo siya sa Lasal, masiyahin na makapal ang muka. Pag dinala nyo siya sa UP, pag college na, madiskarte ang mga kuha ninyo. Kaya yun, ako lang ang naging ganito. Pinagsama sa amin. Ako yung ano, matalino yan eh, kaya lang mayabang eh. Ganun. Ako yun. Yun lang, ano? Ah, ako lang ang naging ganun. Love life, ano ba? Ano pa bang gusto natin pag-usapan, brother? Anong gusto mo? Mamaya na yung love life. Wala akong alam sa love life mo, ha? Wala. I mean, may naririnig ako about sa love life. Ay, patay tayo dyan! Huwag na! Huwag na! Hindi ko na nga sinerge, eh. Paano ka naging sports analyst? Nung ano, Brad? Hindi kasi sa ABS, una kinukuha nila ako sa PBB. PBB? Na-joke lang. Artista pala to? Wow. Pina, ano, pampano para ano extra ni Budoy. Ako dapat 'yon. double ni Budoy. Pero ako walang makeup. Si Gerald may makeup eh. Ako walang makeup. Budoy na agad. Natural, no? Natural lang Budoy lang. Hindi, so, na-ACL ako. Nung na-ACL ako, yung liga na nilalaruan ko noon, tinanong ako, gusto ko ba daw mag-analyst sa laro? Kasi ACL ako eh. So, sabi ko, ano yun? Anong gagawin doon? Hindi ko alam kung anong ginagawa doon, di ba? So, okay, sige. Sinubukan ko. Pare, yung una ko pang analyst job, hindi ko kilala yung mga players. So, sagot yung nagsasalita ako, talagang number 6, number 7, ganun. So, mukha akong tanga, di ba? Yan, sorry. Ito yung story niyan, bro. Dumating si Jordan Clarkson tsaka si Trey Burke para sa NBA Philippines. Parang may camp ata sila dito. Rookie pa lang si Jordan Clarkson ito. Lasal tuloy. Lakers pa siya. Sinama ako ng kaibigan ko. Punta kaming NBA cafe. Press conference, pare, Jordan Clarkson. E di, ano ko, upo ko. Katabi ko pa si Jordan Clarkson, pare, tsaka si Trey Burke. Nung panahon na yon, si Trey Burke pa yung mas magaling. So si Trey Burke pa yung mas idol. Oh, anyway, nakupo ako doon. Ha? Hindi ko pinansin si Jordan Clarkson. Hindi ko pa pinapansin si Jordan Clarkson nun, bro. Tangay na ngayon. Big time na siya. Oh, anyway, din nandun ako. May karap ako na parang lalaki. Sabi sa akin, Mikey, sabi niya, di ba nag-cover ka sa PTV Sports? Sabi ko, hindi ko pa siya kilala noon. Sabi ko, yes po. Yan ganyan lang. Yes po. May audition yung NCAA. Baka gusto mo. Babalik kasi yung NCAA sa ABS. Oo. So sabi ko, pwede naman po, ganyan. Pero tawa-tawa lang ako, parang di ko naman siseryosohin yan. Tangin. Eh di sabi niyong katabi ko, si Suzy. Si Suzy katabi ko. Siya yung kasama ko nun eh. Si Suzy, 899. Sabi niya sa akin, huy, mag-audition ka dun. Sabi ko pa, mag-audition ako kung mag-audition ka. So nag-audition kami sabay ni Suzy. Talaga? Oo, oh, nag-audition si Suzy, promise. Siya dapat yung first ever anchor. Ever. Anchor, ha? Analyst, iba yun. Anchor. Okay, yung mga nagsasabing first ever girl analyst at maglalagay ng meaning doon, anchor ang sinasabi ko. Huwag ka tumawa. Huwag ka tumawa. Ha? Buti hindi mo ni-research yung love life ko. Hindi na. Baka mahaba-haba yun. Anchor. Okay, so anyway, kinuha nila ako pero pare, like wala na kasi sila ibang makuha. Sobrang sabog ko nun. Sabog ko nung audition. Hindi sabog na ano ha? Sabog as in ano? Hindi magaling, gano'n. Eh, hindi naman. Baka kung ano maisip ninyo eh. Oh, tapos yun, Brad.
Promise, sobrang hindi ko siniseryoso yun. Nung nasa NC, pare, kumakain ako habang nagko-cover. Wala talaga, bro. Naririnig ko. Oo, promise. Alam nila yon. Tapos, bro, ang ginagawa ko nun, siyempre basketball player tayo eh. So magaling tayo manguking. Di ba? So darating ako ng game, wala akong preparation, wala ka talaga. As in, darating ako ng game, NCAA to ha, tangina season to, bro. Darating ako ng game, di ko alam kung sino i-cover ko. So maglalakad ako sa papuntang office, tapos sino bang laro? Tapos makikita ko, ah, Jerryo pala. Ganun. Tapos game, start na. So ano lang ako, dinadaan ko lang sa ano, bro, sa experience. Yung ano lang, alam mo lang. Alam mo lang kung ano nangyayari. Pinapanood kita, sabi, okay naman eh, kasi may experience sa basketball eh. Tama naman. May experience ako sa basketball. Tama yung gusto kong sabihin. Pero, iba yung alam mo, iba yung masasabi mo. So, may practice yun. Kumbaga, experience din yung alam mo yung sasabihin mo, kailan ka papasok, kasi may kabatuhan ka eh. So, meron ako mukha talaga akong tanga mga first 2 years ko. Tapos after nun, dinala ako sa CNN. Nag-analyze ako sa CNN, pare. English doon, bro! Sabi ko, puta, hindi ako pwede mapahiya. Nag-prepare ako ngayon, CNN, bro. Cover ako ng ano. Nag-analyze ako ng NBA ata. Listen, okay, umayos. Nung naging regular ako sa CNN, doon ako nagseryoso. Kasi sabi ko, mapapahiya ako CNN to eh. Tapos English pa, pare. So sabi ko, mapapahiya ako dito kung bara-bara to. So doon nagsimula ako noon. And then slowly, nung gumaganda na yung ano ko, gumagaling, pinasok na nila ako UAAP. UAAP. Doon na nagsimula yun. Kumbaga, wala rin sa plano yun, bro. Nung utak ko pa noon, hindi ko siniseryoso kasi gusto ko pa maglaro eh. So nung nagko-cover ako ng games nung NC, nung unang mga first 2 years ko, magpapadraft ako eh. So hindi pa ako nagpapadraft. Pero nagko-cover na ako ng NC. Kino-cover ko yung mga makakalaban ko. So hirap na hirap ako. Parang gusto ko bang i-build up to? Sisiraan ko kaya itong hype na to? Oo, kasi kino-cover ko nun, pare. Baser, Giovanni, si Scotty, si Tay-Tay. So parang ako, ito yung mga kalaban ko sa draft ah. Siraan ko kaya ito. May ano na, starting ah. Tapos, parang nagpapakondisyon. Tapos ikaw. Pare, sabi ko. Napapanood ko sila eh. Oo. Pero de, syempre, sabi ko sa sarili ko, kumbaga, iba yung analyst na Mikee dun sa naglalaro. Iba naman yan. Pero nung nagtumigil na talaga ako maglaro, dun talaga, na-enjoy ko na. Kasi kayo na yung kinover ko yung mga mas bata ni. So medyo mas ano na ako, parang natutuwa na akong i-build up kayo, natutuwa na akong, nung una parang, takin na mga kalabang ko to, tapos sasabihin ko magaling siya. Alam mo yun, yung competitive ka pa, parang hindi pwede. Bro, matindi pinagtangin. Bro, ito ah. Tapos sasabihin ko sa inyo mga kaibigan. Dadaldal ako sandali mga kaibigan. Sobrang dami kong sinubukan gawin sa buhay ko. Ito, basketball. Punta ako, talk and text. Nakat ako. Nung nakat ako, nag-analyze ako. Host. Nag-host ako. Events host. Ganyan. Madaldal talaga eh. Nag-ano pa ako? Personal trainer pa ako. Okay. Personal trainer ako sa Anytime Fitness, guys. Kasi mahilig din ako mag-workout. So personal trainer ako, okay naman, maganda yung nangyayari, tumayo yung MPBL. So, napaisip ako, yung daddy ko may team, pako-or. So ako, nananahimik ako, personal trainer na ako, okay na ako, ayoko na mag-basketball, tumayo yung MPBL, tinawagan ako ng daddy ko, gustong po maglaro. Ang ganda na nung MPBL noon, nung second year. Maganda na yun. Sikat na eh. Kasi naglaro ako ulit. So, MPBL, na-injure ulit ako last year lang. Itong natapos. Madami ako siya, nag-event host ako, alam mo yung hindi mo alam kung magiging ano ka. Kasi buong buhay ko, basketball player yung ano ko eh. Basta ako mag-PBA ako. Ganun yung utak ko noon growing up. Yung mindset mo parang dito lang. Ito lang. Talagang naniniwala ako sa ball is life nung time na yun. Yung talagang diretso. Kung hindi diretso, hindi ka aabot. Yun yung utak ko nun. Yeah. So, nung hindi ako umabot, wala talaga. Like, hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi naman, gumraduate ako, pero hindi ko naman sineryoso. Pai, puta, bro. Yun. Nag-apply pa ako sa PAL para mag-flight attendant.
May problema. Height? Di nyo alam yun. Hindi, pasok ako sa height. Kapasok sa height. Brad, pasok ako sa height. So okay na, bro, nagpahaba. Kalbo ko nun eh, di ba? So nagpahaba pa ako ng buhok. Yung naka-maayos, pare. Magandang lalaki, pare, respeto. Respetadong lalaki, bro. Naka-one side pa yon pare. Punta. Apply ako, pal. So nasa classroom kami, naka-necktie. Nangangati nga ako. Nangangati pa nga ako. Imagine nyo si Mikey. Oo, Brad. Naka-necktie ako noon. Tapos, ganyan. Tapos, wala pa to. Bawal to eh. Bawal. Wala pa akong tattoo noon. Pero ito, isa meron ako. Parang ganyan. Isa lang, tattoo ko. Introduce yourself. Eh, bibo ko, pare. Parang putan, nag-analyst na ako noon. Nag-host na ako noon. So, syempre, my name is Mikee Reyes. Ganyan. Tapos, pinabasa pa ako nung ano yun? Yung sa PAL, yung welcome to Philippine Airlines. This is your... Sample nga. Ganun pa kami, pare. Welcome to Philippine Airlines. This is your ganyan. With Captain... My flight attendant, Mikee Reyes. Ganyan. Guys, seryoso. Ganun. Gustong gusto ko nung... Yung nag-observe sa amin. Kasi bibo ko eh. Bibo. Eh, hindi naman tayo pangit. So, pwede na. Maayos naman yung height natin. 5'9 tayo. Pasok. 5'6 ata yung minimum eh. Okay. Pucha pare, pinapunta kami sa harap. Ako, harap. Ang ginawa ko sa tattoo ko, kasi may tattoo ko dito eh. Nilagyan ko ng relo. Tinakpan ko ng relo. Para lang wala, hindi makita. Pinatanggal yung relo, bro. So, nung tinanggal ko yung relo, nung sinabi niyang, sige, tanggalin mo na yung relo mo. Kasi magpapakita ka ng kamay, guys. Ganun yun. Papakita mo yung kamay mo, gaganyan ka. Kasi pag pangit yung kamay mo, hindi ka pwedeng FA. Talaga? Promise, pare. Pag pangit, so kailangan malinis. Eh, malinis naman yung kamay ko. Maganda yun. Ayan, ganyan yan ako. Tapos, naka-watch ako nun. Hindi, tanggalin mo na yung relo mo. Nakangiti na ako nun. Sinabi na nung tao na parang, bakit? May tattoo ka, no? Sabi ko, puta, gumanon ako. Sabi ngayon ng tao, patanggal mo na, sayang. Sige, sabi ko. So sinabi niya, pag napatanggal mo na, balik ka. Ganon. Putang ina, dinagdagan ko pa. Dinagdagan ko pa, bro. Imbis na pinatanggal, dinagdagan. So sabi ko, hindi ako pang FA. Hindi ako pang FA. Hindi, kasi sa totoo lang ako. Oo, talaga. Nung utak ko lang noon, yeah. Makaka-travel ako. Yun lang utak ko. Makaka-travel ako, angas. Mm. Diba? Punta kong san-san. Hindi ko naisip, nauutos-utusan ako ng mga hinayupak na mga nandun, diba? Siyempre, utusan ako ng mga lilipad. Coffee, linisin mo yung toilet, ganyan. Hindi ako, like, hindi ko kaya. Like, no disrespect to FA, sa yung kapatid ko, FA. Kumbaga, may tao lang talaga na kaya yon. Ako hindi talaga. Kumbaga, hindi. Sa maalaga, Mikey. Kumbaga, hindi ako maalaga. Hindi talaga. Hindi ako maalaga. Hindi ko baga parang, may mga ganun. Hindi ako maalaga. Oo, yung OC, ganun. Eh ako parang, okay na yan. Ganun. So, alam kong hindi para sa akin. So, buti na lang din, hindi ako nakuha. Kasi kung nakuha ako doon, hindi rin ako tatagal. So, after noon, MPPL. After MPBL, nung nag-pandemic, nawala ABS-CBN. So parang hindi ko na alam anong gagawin ko talaga sa buhay ko. Sayang, anong gagawin ko sa buhay ko? Stuck ako sa condo, no? Anong gagawin ko sa buhay ko? Oh, hindi, nag-ano pa muna ako, bro? Nag-streaming. Kasi uso yun, di ba? Sa games. Tapos naglalaro ako ng Warzone, Call of Duty. Nag-streaming ako. So doon ako nagsimula, nagsistream lang ako. Nakakatawa ako, pero... Like, hindi ko na ma-maximize yung sarili ko kasi kahit pa paano, basketball naman talaga tayo. Ang ginawa ko, bro, ganito. Nagsistream ako live. Ang sinubukan kong gawin, separate si basketball Mikey kay gamer Mikey. So, every time may nagsasalita sa chat ko na, di ba ikaw yung player dati sa tatatata, hindi ko pinapansin. Kasi sinusubukan kong magbago ng identity. So, hindi puro ganun. Hindi talaga ako nag-uusap basketball, bro. Talagang gaming lang, tsaka kung ano nung kikwento lang ako. Ang kulit nung chat ko, di ba ikaw yung player ng ganyan-ganyan? Finally, sabi ko, sige nga, tatry ko. So isang buong stream, nagkikwento lang ako.
ng basketball. Oo, oh, nakalaro ko sina Terence dati, sina Jimmy, ganon. Bumenta, dumami yung nanonood. Tapos, simula nun, pinost ko sa Instagram yung isang 5 minutes ata na nagkikwento ko tungkol kay Terence. Bumenta na naman sa Terence Romeo. Bumenta na naman sa Instagram. So, nung bumenta sa Instagram, sabi ko, subukan ko nga. Yung kaibigan ko, pare, sabi sa akin, ba't hindi ka mag-YouTube? Sabi ko, bro, kinakabahan ako dyan kasi ang dami mong, parang ang dami mong iniisip. Parang masyadong seryoso, di ba? Masyadong seryoso yan, bro. Ganyan. Sige na, subukan mo lang. O sige. Tapos yun, sinubukan ko. And then, wala, makapal lang talaga yung mukha natin, madaldal. Nung una, ako lang nagsasalita. Oh, tapos after a while, so nagsimula ako mag-guess. Ano yung pinakauna mo talaga? Kwento, nagkikwento ko. Nagkikwento ka about? Coach Jimmy. As in, yun yung unang-una kong video. Nagkikwento ko tukol kay Coach Jimmy. Yung experience ko nung naka-training ko si Coach Jimmy. Yun.